ako, syempre first, pinilit naming magpakasaya, pero wala eh, yung lungkot talaga nandun. For me, may kanya-kanya kaming iba-iba yung pinagdadaanan namin. In a way na, like, sabi ko nga sa kanila, ako kasi yung naka-witness ng lahat eh, sa aming magkakapatid. Then, ako yung unang nakatanggap ng bad news about her diagnosis. Ako yung sumasama sa kanya sa mga chemo sessions niya. Ako yung humaharap sa doktor. Ako yung humaharap sa mga doctors, conference with the doctors. Lahat yun hinarap ko. Kahit na duwag kasi ako eh, na malaman kung ano yung, kung ano talaga yung nangyayari. Pero kailangan kong harapin kasi kailangan ko siyang pagdaanan. So sa aming magkakapatid, sabi ko nga, at least si Ate Dang, meron siyang partner, may asawa siya sa UK. Yung kapatid ko, meron siyang asawa at mga anak. Ako parang yung naging buhay ko, ako yung hindi nang iwan kay nanay. Ako yung nandoon 24/7 ng buhay ko, nandoon si nanay. So parang for me, siya yung, since single pa naman ako ngayon, wala pa akong pamilya, siya yung forever ko. Siya yung, kumbaga, I'm married to her. Tapos biglang kinuha sa'yo. So, for me, yun yung sakit na nararamdaman ko. Sabi ko nga, iba-iba kami siguro ng way ng pag-cope. Pero ako, ang hirap for me. Kasi, lalo na nung time na si nanay ay namaya pa na until her last breath, I was there. Hinintay ka niya eh. Hinintay niya talaga ako. So, yun yung nagre-replay sa utak ko every single day simula nung namatay siya. And it's hard kasi grabe yung trauma rin sa akin eh. Grabe yung naging trauma sa akin. So, sabi nila, move on and everything, ganyan. Ang hirap maka-move on. Ang hirap talaga. Yes. And you don't really get over the pain of someone passing, and you don't get over it, you just get used to it. Ganun talaga ang grief.